Record lang natin. Now, ang itutweak natin dito as the different parameters or settings of the light, no? Nitong dome light natin, no? Okay, so paano natin siya gagawin daylight, no? Parang medyo pahapon, umaga, no? What if we want to see the sun? Okay, so what are the settings? What are the parameters, no? Okay, so kasi di ba may mga pinag-aralan na rin tayo before, like for example, image-based lighting using sky dome, no? This is also sky dome pa din, no? Pero what if we want to control yung parang weather condition or yung time settings nga na sinasabi ko kanina. Okay, so providing you the file, eto, hindi na natin kailangan i-remodel. Hindi na tayo magmo-model ng bago. Okay, so kagaya nga na sinabi ko, I am going to provide you this file. And then all you have to do is to try the settings na lang on yourself based on my demonstration as well. Okay, so let's start. Daylight with physical sky. Okay. Now select natin yung sky dome and let's try to hit Control A to open the attribute. Actually, naka-open naman yung attribute ko dito eh. Yeah, so, in case, no? Click natin yun, just hit Control A. Okay, para lumabas yung attribute ng sky dome natin. And this is the attribute of the sky dome, no? Pero bago yan, try muna natin i-render, no? Using Rnode yung file natin. Ayan siya. Okay, ganito yung itsura niya. Diba? Usually si sky dome kasi it would blast up a light dun sa area. So, para makita niyo na maayos. Ayan yung... Now, expect na, since you are rendering in Arnold, expect na medyo, yan, babatakin niya ng konti performance ng PC natin or ng laptop natin or any workstation that we are currently using. No? Babatakin niya. Okay, so, yan. No? Naka-IPR ako neto. So any changes na gagawin ko would automatically be rendered, no? Okay, so mamaya close ko muna siya. Okay, so ganun yung itsura niya, no? Okay, so ganun yung itsura niya. So what we're trying to do is we click this one, yung color settings, and then on the color settings we're going to select environment and then physical sky. Okay, so here, going back to Maya, close ko lang to. Back to Maya, let's click this, and then under color here, click natin to, nilalabas na nodes, no, render nodes, under textures, under environment, click natin si physical sky. So, sa physical sky, anong nangyari sa kanya? So, once you apply a physical sky, magkakaroon ng additional settings dito, no? Which would allow you to recreate environment lighting outside, no? So, try natin, i-render muna. Oops, malit yung na-render ko. Ito dapat. Naka-click ako dapat dito sa north. Camera north. Ayan. So, kanina, di ba, yung blast up niya, parang puti lang, no? Kumbaga, walang parameters, no? Kumbaga, in particular, yung blast up niya is equal lahat, no? So, halimbawa, yung parang tanghaling pangaling pa. Okay. Seems evident na ako. Okay, mamaya tayo ni Christian yun ah. Okay. So, yun. No? So, eto. Okay. So, ganyan yung magiging itsura niya. Parang eto yung horizon, no? And then, pwedeng baguhin niya. Pwedeng yung settings niya could be tweaked later on. No? So, may mga nilagay ako sa PowerPoint presentation that would allow you to
tweak different parameters, no? Okay. Now, let's move on. So, once apply, okay. Ay, ito. Na-render na natin siya. Na-try na natin siya render. Now, let's try to tweak, no? Try increasing the exposure. So, the higher the exposure is, syempre, diba? Okay. So, ito, exposure. And pagka minug natin yan, since naka-IPR ako, and nag-ano agad siya. Okay, so, try natin yung 5. So, with that exposure, medyo siguro dun sa screen nyo, medyo lag, malag yung magiging itsura. Kasi, since online, no, yung graphics na nakikita nyo, ay hindi dyan in real time. Anyway, no, ayan. So, nasa ilang percent ako? 59% of rendering, no? Ayan. So, this is, kung mapapansin natin, medyo grainy siya, no? Kasi, nire-render niya pa yan, eh. Okay. So, yan, no? So, once you make the exposure higher, syempre, mas liliwanag yung image natin. Okay. So, syempre, hindi mo naman masyadong tataasan yung exposure kasi magkakaroon ka ng overexposed image, no? Okay. Pero, the concept is, yan, no? If you want to make it brighter, just set the exposure, taasan lang natin, and then magiging bright, mas malakas yung ilaw sa labas, no? Okay? Now, balik lang natin yung exposure natin to 0. Okay. Balik lang natin to 0. Now, nakita na natin yung difference, di ba? Now, meron tayong tinatawag na elevation kaka azimuth, no? Saan natin makikita yon? Okay, we could hit the color button here. Okay, click lang natin to. Okay, may makikita tayo dito ang different parameters pa. Yung different parameters na to, ang kinokontrol na nito is yung nilalabas na ilaw ng dome light natin, no? Yung ilaw itself lang, no? Nilalabas ng dome light natin. Okay. Now, so binaba natin siya sa 0, ibig sabihin, ganito yung exposure niya. Ito yung exposure niya, medyo madilim, no? Now, may tinatawag tayong elevation. Ano ba yung elevation? Elevation is the height above the horizon. Ito. Ayan. Kumbaga, ito yung height na ito. Pagka binago natin yung elevation, mas mukha siyang nakaangat. Okay? Then meron tayo tinatawag na azimuth. Ito corresponds to position in longitude, no? So, ito naman yon. So, mamaya makikita natin kung para saan sila. Okay. So, ginawa na natin 0 yung exposure. Now, try the elevation to 5, then render. So, try natin yung elevation natin into 5. Ayan. Kung mapapansin natin, di ba? Parang tumaas, no? Okay. So, kung gagawin mong 10 yan, ayan. It's the control of the horizon, no? Ito 'yon, yung horizon na sinasabi diyan. Okay, yung layo. Okay, doon sa horizon. Now, yung azimuth naman, yung azimuth natin diyan is ito. Yung parang look at this, no? Yung ray ng araw. Ayan, no? Kasi yung araw natin nandito yan eh. Yung sun kasi, yung physical sun natin. Nandito sa may side na to. So, kung iikot natin yan, iikot din yung araw natin. So, para makita natin yung physical sun, I've stated dito 250. 250. Para makita natin yung physical sun. And ayun yung physical sun natin. So yung ray of light natin, ganyan yung pasok. Tignan lang natin hanggang matapos yung rendering natin. Yan. So kagaya nga na sinabi ko, diba? You're going to create
different scenarios of parang time settings kagaya nito. Kung mapapansin natin yung time settings nito parang ano eh, palubog na yung araw, no? Palubog na. Ay ganyan yung ray of light niya. Okay. So nakikita niyo ba yung araw? Ito siya oh. I don't know kung paano yung display sa inyo, pero yung araw ito yan. Okay? Now you could try changing the sun size. Ito. Okay, pwede niyong palitan 'yan. Tignan lang natin, tapos lang natin yung rendering. Okay. So yung sun size halimbawa, let's make it 3. Ayan, mapapansin natin, lumalaki yung araw. We could make it, let's try 7. Ayan. So, makikita natin yung parang effect ng araw dun sa dome natin, na sky dome natin. Okay? Okay. So, yan, since naka-IPR ako, dire-diretso lang yung rendering niya. Okay, medyo, yun nga lang, gagawin na sinabi ko, kailangan ng patience kasi render lang siya ng render. Anyway. Okay. So, sun size 1, pwede natin, yan, no? Pwede nyo paglaruan to. Depende dun sa gagawin yung settings and parameters. How are you going to play with settings and parameters? Yeah. Okay, so try making the exposure back to 5. Ito, tingnan naman natin kung halimbawa yung exposure natin, pinalitan natin, o binalik natin sa 5. Tapos, ganito yung parameters ng color natin. So, magkakaroon ba ng different display, no? Of course, magkakaroon ng different display yan. Wait lang. Wait lang natin siya. This is the dome light. Physical sky. Exposure natin, gawin natin siyang 5, ay magbabago dyan, ayan. Diba? Pero yung ray of light nandun pa rin. Okay? So, ayan, no? So, ganyan yung magiging itsura niya. Tingnan natin hanggang matapos lang yung pagre-render natin. Yan, no? Okay. So now, okay, try natin. So binalik na natin into 5. Okay. Try natin using southwest camera. So try natin i-render itong southwest. Ito. Okay, ito naman. So i-click lang natin yung settings ulit doon. Ayan, no? We could do that. And then try to render again. Ay, southwest naman ito. So, yan yung may exposure na 5. Pagka tinanggal natin yung exposure niya, ginawa natin 0, of course, mag-iiba yung ano niya, parang, yun nga, palilim na, no? You could make it 3. Ayan. Makikita mo naman agad yung effect ng ano, yung sa nire-render natin. Make it 3. Now, you could also rotate pa rin yung ano, ha? Pwede mo pa rin i-rotate yung azimuth para, halimbawa, gusto mo makikita dito yung araw. Pwede yun. May ray of light mo, dito naman makita. Nasa sa'yo yan. Kung paano yung gagawin mong settings doon. Now, all you have to do is to just scrub the azimuth. No? Okay.
Okay, so we could try enabling the sun. And pagka tinry lang naman natin enabling the sun, ano lang naman to eh. Ito. Ano lang naman? Ayan, no? Pagka tinanggal natin yung sun, what will happen is yung light na i-emit niya galing lang dun sa sky dome, no? Hindi talaga siya mag-i-emit ng parang sunlight effect. Okay, so yun yung difference niya. Okay, kahit na naka-exposure tayo ng 5, okay, kahit exposure natin is 5, since eto, kahit yung exposure natin is 5, kung wala tayong, hindi naka-enable yung sun natin, wala kang makikita parang sun effect doon. Okay, so yun lang naman yan, yung sabi ko dito na try enabling the sun and then try rendering it. Yun lang yun, ha? Kumbaga kasi pinapakita ko sa inyo yung different scenarios that you could play with, no? Yung pwede natin paglaruan. Okay, kasi kung halimbawa gagawa kayo ng mga movie nyo, okay, there are some settings wherein, yan, melodramatic, parang gloomy yung panahon, no, yung mga gano'n. Okay, so, pwede nating sundan yung mga settings. You just need to play with exposure. And, yun nga, yung location ng sun and longitude, no? So, enable na lang ulit natin yun. So, alaman natin siya para dun sa susunod natin. Yung susunod natin is just, you need to try to playing with the sky tint and sun tint. Halimbawa, gusto natin yung sun na yung sky tint natin. Ito yung magiging kulay kasi ng ano mo eh. Yung sky mo eh. So, ganyan. Okay, of course, di ba? Aanuhin mo yan, tatansyahin mo. Okay. Yan ang yung ano dyan. So of course, no, medyo kailangan mong tansahin yan, tas kailangan mong anuhin yung what you call this, itry ng itry hanggang makuha mo yung perfect settings para dun sa sky mo. Okay, yung sun tint naman, ito naman yung magiging kulay ng araw mo. Usually, tama naman yung kulay niyan eh. Pero just to display it, para lang makita nyo. Halimbawa, gaganyan ko siya. Ayan. So, magiging matingkad yung kulay ng araw. Okay. So, nasa sa inyo pa rin kung how are you going to play with the sky tint and sun tint, no? Okay. Then, you could hit this para, ayan, store snap, para kung ano yung ano natin dito, na-render natin, i-store niya na. Snap. Tapos kukunin niyo na lang. Yan yung mga sinasubmit ko sa akin eh. Okay. Nakalimutan kong sabihin na to the last time. Okay. Yan, no? So, pwede nating i-play itong parameters na to. And then, you could also try scrubbing the camera. Tignan natin yung effect niya. Pagka camera visibility naman. Here, under, babalik tayo dito. Okay. Sky dome attributes. Under visibility, this one, yung camera. Pwede natin i-flat. Magkakaroon niya ng effect dun sa na-render nating image. Ayan, no, mas parang naging ano yung image, ano, dumilim, no. It could add additional effects dun sa image. No? So, pwede nating i-scrub, no. Pwede nating palitan. Nilagay ba akong ano dito? Try 0.5. Tignan natin yung difference pag 0.5. Ayan. Parang yung kanina, parang 5 minutes ang difference nila from kanina hanggang ngayon, parang ito yung 5 minutes before, then 5 minutes after. Parang palubog na talaga yung araw. Okay, so even yung shadow dito, yan, nakuha. Yung mga butas yan eh. Ayan.
Now, what is your activity? No? So, yan. Okay. So, that ends our lesson for the physical sky. Okay.